Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. Kapatid, nagmahal ka na ba? Nasaktan? Anong ginawa? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Alam mo kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay umibig. Gusto ng Panginoon na tayo ay magmahal. Yan ang ating misyon. Ang tanging nais ni Kristo para sa iyo ay mamuhay sa mundo ng pag-ibig. Pero bakit marami ang ayaw magmahal? Bakit marami ang ayaw umibig? Dahil ba siya ay masakit? Mga kapatid, bakit tayo nasasaktan? Ano ba ang dahilan kung bakit ang tao ay nasasaktan sa kanyang pagmamahal? Unang-una, dahil hindi totoo ang kanyang pagmamahal. Paano ba tayo magmamahal, mga kapatid? Dapat tayong magmahal pamamagitan ng ipinakita sa atin ng Diyos. Ang sabi nga niya sa kanyang kasulatan, mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Paano ba tayo inibig ni Jesus? Paano ba niya tayo minahal? Minahal niya tayo pamamagitan ng walang hanggan. Alam mo kapatid, kung ikaw ay magmamahal at meron kang limitasyon, hindi ito mahalaga. Hindi ito kailangan. Kaya ka nasasaktan. Kaya ka nasusugatan. Dahil meron kang ine-expect. Meron kang hangad sa iyong pagmamahal. Paano tayo magmamahal? Number one, K, knowledge. Napakahalaga na pag ikaw ay magmamahal, kilala mo ang minamahal mo. Hindi ito'y nakatext mo lang, hindi nakasabayan sa jeep, nakasabayan sa elevator, nakasabayan bumili ng pagkain sa isang establishment. Marami sa ating mga kabataan ngayon, nakasabayan lamang sa jeep. Mahal ko na. Crush ko na siya. Yan ba ang pagmamahal? Kaya naman, pag yan ay pinagpatuloy mo, ikaw ay nasasaktan. Kapatid, bago natin mahalin ang isang tao, dapat natin siyang kilalanin. Alamin natin ang lahat ng mga positive at negative sa kanyang buhay. Matapos mo itong malaman, pupunta tayo sa pangalawa, acceptance. Pagtanggap sa tao sa kanyang kahinaan at sa kanyang kalakasan. Marami sa atin nasasaktan kasi nagmamahal tayo at ang mahal lang natin ay yung kalakasan ng taong ito. Kapatid, hindi yan pagmamahal. Ang pagmamahal ay pagtanggap sa tao sa kanyang kalakasan maging sa kanyang kahinaan. Hindi mo siya minamahal kasi siya ay maganda. Hindi mo siya minamahal dahil siya ay masarap magluto. Hindi mo siya minamahal kasi siya ay mabait at siya ay malakas, siya ay gwapo. Hindi doon, kapatid. Kundi minamahal mo siya sa kanyang kalakasan at sa kanyang kahinaan. Nang sa ganon, pagdating ng panahon, hindi ka aatras. Kapag nakita mo yung kanyang kahinaan, di mo sasabihin na ayoko na po, Father. Ayoko na pong magmahal. Nasaktan po ako. Marami sa atin, 10 years nang nagsasama, 20 taon na nagsasama. Tapos sasabihin, Panginoon, ayoko na po. Bakit? Kasi nagsasawa na po ako eh. Malakas pala siyang humilik. Masakit pala sa tenga ang kanyang boses. 10 taon na kayo nagsama, hanggang ngayon hindi mo pa rin yan alam. Kapatid, kilalanin natin at tanggapin natin. At ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang pagtanggap. Matapos mong tanggapin ang isang tao sa kanyang kahinaan, sa kanyang kalakasan, papasok ang ikatlo, ang pagtugon or responding to the needs of the person without counting the cost. Tutulungan mo ang taong ito na siya'y magbago. Tutulungan mo na ang taong ito na siya'y lumago. Tutulungan mo na ang taong ito'y magkapanibagong buhay nang hindi naghahangad ng anumang kapalit. Kung ikaw nasasaktan, simple lang yan, kapatid. Baka hindi mo sinunod ang tatlong ito. K-A-R. Knowledge, acceptance, and response. Marami sa atin nasusugatan, marami sa atin nalulungkot, marami sa atin ay patuloy na naghihirap ang kalooban, lalo tigit sa relasyon.
isuko mo kay Jesus. Hindi naman sinabi ng Diyos na dalhin mo lahat ng problema. Sa katunayan, ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at nabibigat na sa inyong pasan, kayo aking pagpapahingahin. Kapatid, hindi sinabi ng Diyos na dalhin mo ang problema mo. Nahihirapan ka ba? Ginusto mo yan. Nalulungkot ka ba? Ginusto mo yan. Naghihikahos ka ba? Ginusto mo yan. Kapatid, tandaan mo, meron Diyos na nag-aantay ng ating pagtawag. Meron Diyos na nag-aantay na sabihin natin sa Kanya lahat ng ating pangangailangan. Meron Diyos na inaantay ka na isuko sa Kanya ang iyong kinabukasan. Nais ng Diyos sa tayo'y tulungan. Nais ng Diyos sa tayo ay samahan. Nais ng Diyos na tayo ay Kanyang mahalin. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang kalooban mo. Huwag kang tumigil magmahal. Dahil ang Diyos na nasa langit ay hindi tumitigil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Every time we look at the crucifix, brothers and sisters, there is Jesus. Nakabukas ang Kanyang mga kamay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May nagmamahal sa iyo. Somewhere out there, above the heavens, there is Jesus always showing His love for us. Kapatid, sa iyong buhay, ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, isuko mo ito kay Jesus. At magmahal tayo sa paraan na nais ng Diyos para sa atin. Para hindi ka nasasaktan, para hindi ka broken-hearted, para hindi ka lalapit sa mga pare at sa mga manggagawa at mangangkara sabihin na ayoko na po, suko na po ako. Hindi ka susuko, kapatid, kung tunay ang dahilan mo sa iyong pagmamahal. At ang tanging dahilan kung bakit tayo ay nagmamahal, dahil tayo ay unang inibig ng Diyos. Sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kabiguan, sa kabila ng ating mga kasalanan, inibig tayo ni Jesus. Sino ka, kapatid? Sino tayo para hindi natin mahalin ang ating kapwa? Ang sabi ng iba, eh yun, say si Jesus. Hindi naman ako si Jesus. But we Christians, ay dapat maging katulad ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay nagmahal ng walang kapalit, kung paanong si Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay ng walang hinahangad na anumang kapalit, iyan ang kailangan nating mga Kristiyano. Kaya sa buhay mo, kapatid, anuman ang iyong kalagayan, meron Diyos na nagmamahal. Hayaan mo na ikaw aking ipanalangin sa mga oras na ito. Buksan mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong isip. Isuko mo sa Kanya ang iyong sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen at Amen. Ama naming Diyos, dakila at banal, ikaw po ang dakilang Diyos na nagmamahal sa amin. Ama, sa mga oras pong ito, tulungan mo po kami na maging bukas sa pag-ibig. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging bukas sa pagpapatawad. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging bukas sa pagtanggap. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga pusong sugatan at nananalig kami, O Diyos, sa takdang panahon ay pagkakaloob mo po sa amin ang iyong kalooban. Aming Ama, hilumin po ninyo ang aming mga puso na sugatan. Sa iyo namin inilalagak ang aming kinabukasan. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kapatid, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay pinalaya ng Diyos. Ikaw ay binigyan ng Diyos na panibagong pag-asa. Gamitin mo ito at ipahayag sa iba. Mahal ka ni Jesus. Tatandaan mo yan. Muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong kapatid, Brother Abet,
ng GSK Healing Online, ang patuloy pong nag-iiwan sa inyo ng mga katagang si Jesus ay dakila kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po.